Okay, so after natin i-picture sa unang vlog natin yung ating Honda Dio. So punta naman tayo dito sa Honda Genio, which is a stylish look yung Honda Genio. Ayan. So ito yung stylish look na Honda Genio. One variant lang din siya, which is no ABS. Meron 5 color variant siya, which is matte, gunpowder metallic, black, rose white with red stripes. So ito siguro yon. So ito yata is yung Valiant red nila. And then meron pa siyang available na rose white with blue stripes. And then vintage white. Ayan. So makikita nyo, stylish looking talaga, which is maganda siyang bagay na bagay siya sa mga pambabae na scooter. May nakalagay pa rito, ayan ang sticker, Fabulous Strolling. So tingnan muna natin yung harapan niya, mid part and then engine and then yung likod na bahagi ng motor. So ito yung Genio, which is ang headlight niya is LED tsaka signal light niya. Ayan. So pakita natin. Ayan. LED siya. Signal light niya is bulb. Ayan. So telescopic fork, so front disc brake, and then ang kanyang wheel is 80 by 90 na 14 inches tubeless. So nakamag siya, ayan, nakamags. So front fender, front fender niya is malleable, ayan. Kumbaga hindi agad basta-basta siya mababasag. Makunat. So punta tayo dito sa may parting panel. Yung panel niya is medyo parang naked siya. And then yung dito niya is cover lang yung mismong manubela. And then ito yung kanyang panel gauge, which is tingnan natin, buksan natin. So digital siya. Speedometer. Nakikita nyo, fuel gauge and then odometer kung ilan in total. Tapos ito yung kanyang mga switch, high and low ng headlight, tapos busina, and then signal light. So yung signal light nya, yun lang, magkasama na yung left and right pagka nagsisignal light ka. Unlike dito sa Honda Dio is magkahiwala yung left and right na ilaw pag nagsisignal light. And then yung kanyang headlight pagka naka-high, yung ilalim yung nailaw. Pagka naka-low, ito lang yung naka-on. And then pagdating dito sa may parting ilalim ng manubela, kung makikita nyo, same pa rin ng Dio. So ganito na yung mga naglalabasan ngayon ng motor. Pag open ng upuan is nandito na, dito na nilalagay. So sana sa Honda Beat, yung mga bagong nalabas na Honda Beat, ganito na rin. Para hindi na nakakaligtaan yung susi pagka binubuksan yung upuan sa likod. And then meron siyang glove box. Ayan. So testingin natin yung cellphone natin kung gaano siya kalaki. Malalim naman siya. Then dito sa kabila, yung sa kabila dito sa kanan is mababaw. Dito yung sa kaliwa yung pinakamalalim. And then tingnan natin na isang hook dito, may hook dito. So itong isa wala tong hook. So medyo maliit lang yata yung footboard niya kung ko-compare ko siya dito sa Dio. Maliit lang siya. And hindi siya diretsong pagano, which is ito yung kanyang peg para sa mismong angkas. Kung makikita niyo yung kanyang stripe. Stylish talaga yung look niya. So tapos tingin natin yung ating tunnel bag dito sa ating Honda Genio. Ito sakto lang. So parang halos kasing laki lang siya ng sa Honda Beat. And then yung grab bar niya, maliit lang yung grab bar niya. So kung lalagay niyo ng top box, so DC monorack siguro magpo-provide rin yan. Punta lang sa DC monorack, magkakaroon din yan. And then tingnan natin yung kanyang upuan. So iba yung material na ginamit dito sa upuan. Hindi katulad ng sa Honda Dio, parang premium na na leather. Buksan natin. So ganun pa rin, between the off and on button is yung seat. Ayan. Tapos seat. And then nakita ko rito, meron siyang power outlet sa upuan. Ayan o. Bibili ka na lang ng pang adapter dito para kung ano ba magcha-charge ka ng cellphone or anything na device mo, pwede dito. So ang U-box niya is 14 liters mga kamakbak, ayan, 14 liters. And then ang kanyang gas tank is capacity 4.2 liters. So halos parang kasing laki lang din ng sa Honda Beat. So tingnan natin yung kanyang side stand kung merong kill switch. So tingnan natin kung makamatay yung makina. Ayan. So meron siyang kill switch sa side stand. Okay. Para hindi nakakalimutan yung side stand. So may kickstart pa rin siya mga kawakbak. And syempre yung push start button.
Punta tayo sa engine niya, which is ang engine niya is 110cc. FI na to, 4-stroke single overhead cam, air-cooled. Ang max power niya is 8.8 horsepower sa 7,500 RPM. Max torque niya is 9.3 Newton meter at 5,500 RPM. And then ang oil niya is 800 ml. So gas consumption niya claimed by the Honda is 59.1 km per liter. So punta tayo dito sa likod na bahagi, which is maliit lang yung tail light niya, yung stop light niya. Pero maliwanag yung ilaw. And then yung kanyang signal light. And then yung fender niya maliit lang din. So ang likod niya is ang tire size is 90 by 90 by 14 inches na tubeless. So nakamag siya. And drum brake yung likod niya. Mono shock. So wala siyang tire hugger. So ang standard retail price nitong Honda Genio mga kapakbak is 72,900. So mas mahal siya ng nasa 20,000 dito sa ating Honda Dio. So try natin yung height niya. Kung yung height natin, kung akma ba sa ating height na 5'4". So yung seat height niya nga pala mga kapakbak is 740 mm. And then yung kanyang ground clearance is 147 mm. So nakikita nyo, flat footed rin ako pag medyo unan ako. Pero pagka yung medyo tiyakad ako ng konti, pero hindi naman ganun katiyakad. Dapat pa rin yung mga daliri ko sa unahan, sa paa. Then napuna ko, mas malayo talaga yung rin ito. Yung sa manubela, yung sa katawan ko. So yung kanyang footboard, maliit, medyo maliit yung kanyang footboard. Saktuhan lang yung paa ko. Medyo parang tatama dito, medyo maliit lang talaga to. Pakita ko sa inyo, yung knee ko medyo tatama na dito, konti na lang. Medyo maliit lang siya. Pero pag umatras ka naman, and wala kang angkas, ayan, ganyan ka layo yung distansya. Pero yung sa paa, maliit lang talaga yung footboard. Sakto lang, oh. Okay, so test drive na natin siya mga kapakbak. And tingnan natin kung ano magiging ride test impression natin dito sa Honda Genio na to, na stylish, napaka-stylish niya talaga. So parang pamporma lang eh, parang classic, kumbaga classic na stylish. So testingnan natin tong Genio. So medyo nakakano eh, napaka-stylish niya talaga yung itsura niya. Parang pang babae, ganun ang itsura niya. Pag ito gamit mo, parang ang chicks eh. Same old, same old. Okay, side mirror, okay side mirror niya. So ang unang impression ko sa motor nito is malamiya siya. So pang chicks lang talaga tong motor na to. Kung hindi ka naman talagang bakbakero o yung mahapit na mabibilis magpatakbo, okay sa iyo to kahit na lalaki ka. Tamang lang to, stroll. Medyo maliit lang yung distansya ng katawan mo dun sa manubela. Kaya kung may kalakasan ng preno at hindi ka magdadahan-dahan, eh susubsob ka. So kailangan dumistansya ka sa manubela para pag pumreno ka, hindi ka susubsob. Kung ikukumpara ka siya sa Honda Dio, di hamak na mas agresibo yung Honda Dio. So ito, talagang pan-chicks, eh malamya lang yung kanyang andar. So maganda dito is maliit lang siya. Kaya maganda siyang isingit-singit lalo na pagka traffic. So masasabi ko ride test impression dito sa Honda Genio. Kung pan-check, kung sa pan-check siya kasi malamya siya. Kung hindi ka naman bakbakero, pwede rin na rin sa ito. Maganda rin itong pang beginner na scooter. Lalo kung hindi ka pa naman ganun ka matuloy magpatakbo, okay to. Ayan ang lakas ng preno niya eh. Isa rin lang gusto ko dito, malaking glove box. And then nandito na rin yung ano yung bukasan ng upuan. So yun na yung mga bagay na lumalabas ngayon, unlike sa Honda Beat natin yung hindi ganun. Kaya kalimitan, nalilimutan ko pa yung sensi.
dun sa susian ng upuan. Salamat sa Honda Philippines sa opportunity na to. And sana bigyan pa tayo ng opportunity na magbigyan tayo ng ilang araw para ma-ride test talaga natin to. Kaya maraming maraming salamat sa Honda Philippines and sa lahat ng mga sponsor natin, DC Monorock, Immortal Motobag. So after nitong Honda Genio na na-review natin ngayon is abangan nyo sa next vlog, dito na tayo sa tatlo PCX 160 na may HSTC or Honda Selectable Torque Control, Honda PCX 150 yung kanona ng PCX, and then Honda PCX 160 na CBS o yung combi brake. So yun naman tatestingin natin. So paano mga kumak, so ride safe, stay safe sa inyo lahat, and kita kits ulit sa susunod na review natin.